dito si Solange Martinez. Very independent ako dito, very expressive through my outfits, the color of my hair, depends on my mood. So, aabangan po nila dyan yung mga outfits ko every time. And I'm very close to Carlo. Best friends kami. very close kami. And doon nabuo yung business na... Yung relationship namin na have, actually. Yeah, doon nabuo yung relationship namin sa cafe. Eventually yung business. Yeah. And, well, before si Solange, hindi siya independent, hindi siya outspoken. May nangyari sa past niya. Kaya siya ganun today. So, kung gusto niyo malaman, abangan niyo sa grade. Yeah, well, in the pilot episode, magandang sa start, lahat kami... Ay, hindi pa natin introduce yung story na mismo, ano? Yung sa pilot episode, nag-start off na lahat kami. May kanya-kanya ganap. And then, at the end, we all sort of failed at it. So, I got fired. Nothing happened yet. Next episode pero kami, yung the guys got fired. Tapos the next episode, sila dalawang masasabay pa naman yung term. Sila dalawang yung magka-problems. So, character. And then we make the cafe, by the way. So, I'm Carlo Yuson. Ako ang typical example ng millennial overachiever. And yung backstory nun ay matalino ako sa school and then hardworking. With her help, yung character ko ay naging parang socially... I'm a bit spaced out. Socially in sync. So, since successful siya, medyo suplado siya, he's in the zone all the time, and medyo he gives a bit of an unfriendly vibe, pero in reality, he's actually a really friendly guy kasi he's compassionate. So parang, kumbaga in relationship, may, sa totoong buhay, may mga passionate people na parang, ay bakit ganun yun? Parang he's sort of nuts, medyo magkang diferente. Ano lang siya, in the zone lang. Mabait talaga yung karate ko. Ayan, ako naman po dito si Luisa Gonzalez. Siya yung example ng millennial na Miss Pangkabuhayan Showcase. Ayan, lahat mo yung trabaho talaga papasukin niya para sa family niya. And siya yung family niya kasi medyo parang dysfunctional eh. Kasi yung mom niya may iba't ibang anak sa different na lahi din na tatay. So meron akong kapatid doon, si Louie, may kapatid siyang Japonesa, Italiano, and Nigerian. So United Colors of Benetton, yes. And siya, si Louie, hopeless romantic, ganon. So dahil nga siguro hindi siya nakahanap ng father figure, meron din siyang, parang kumbaga naghahanap din siya ng love, longing for love sa parents, and syempre, someone to lean on kasi buong buhay niya, siya lang din talaga halos yung nag-alaga sa mga kapatid niya since nasa abroad yung mom niya. Ayun. So,